Balik po tayo dito sa ating programa ngayong hapong ito. Katulad ng aking binabanggit sa inyo, meron po tayong mga bisita ngayong araw na ito. Pero bago yan, nais nating batiin ang ating mga kaibigan na lagi na ay nakatunghay sa ating FB Live. Marites Giao at si June Garcia ay nanonood from San Jose City. Si Marites ay nasa Dubai. Kaya binabati natin siya. Si Cora Bautista ay naka-tune in na rin sa ating kasama natin ngayon nandito. Hello, paki-like and share daw po yung ating servisyong bayan para mas higit na maraming makapanood sa ating interview ngayon. Hindi ko na po pagtatagalin para mahaba yung ating magiging discussion ngayong hapong ito. Narito ngayon kanina binanggit ko si Mr. Jimmy Policarpio at si Malu. Mga kasama natin yan, mga Kiwanians yan. Kasama rin natin si Cora Bautista ng Bayanihan Federalism Advocate. At ngayon po, ang makakaugnay po natin ngayong hapon ay si Mr. Ding Generoso. Magandang hapon po sa inyo. Siya ang spokesperson ng Hong Kong Bayanihan Federalism. Tama po ba ako? Opo, magandang hapon, Nanette. Okay. Magandang hapon sa iyong mga milyong-milyong taga-sumaybay. Opo, napapakinggan po tayo sa DWAY 1332 kHz at tayo po ay naka-live sa atin pong FB account, DWAY 1332. At kahit tapos na po yung programa natin, ay pwede pa rin nila itong mapanood po ito. Kaya i-share nyo lang po dun sa inyong mga friends para masigit nilang maintindihan kung ano ba itong ating i-discuss ngayong hapon. At kasama rin po natin si Mr. Wendell Tamayo, head technical, siya ang head ng technical group ng CONCOM Bayanihan Federalism. Magandang hapon po, Mr. Wendell Tamayo. Ay, maraming salamat. Magandang hapon, Annette, sa iyong pagbibigay ng paunlak sa amin o pag-imbata dito sa amin sa iyong very wide program. At maraming salamat sa inyong mga sa tagapakinig at sa kanilang patuloy na pag-tune sa atin. Opo. Gusto ko lang po munang malaman at lagi po kapag ako ay nag-i-interview, gusto ko mas nakikilala ko. Nakikilala rin ang ating mga taga-subaybay, yung aming mga ini-interview at yung napapakinggan nila. Si Sir Ding. Si Sir Ding ang spokesperson. Okay, Ding. Sige, okay, payag na ako. Si Ding, para mas medyo intimate yung usapan. Okay, Ding. Si Ding ay taga saan? Ako ay tubong Batangas at Mindoro. Taga Batangas po pala kayo. Kami ay Barako. Okay. Barakong kape ang Barakong paborito. Barakong kape. Dapat pala Barakong kape ang dala-dala. Si Sir Wendell, kayo po. Gusto niya Sir o Wendell din? Wendell lang po. Wendell. Ako po'y tubong taal na taga Bulacan, taga rito rin ako sa Region 3. Taga Malolos. Opo. Kung saan pinanganak ang unang republika ng Pilipinas. Ba? Kumbaga pag Bulacan, pag Bulacanya tsaka Nogo Ecijana, yung pupunto ay iisa yun. Pag nagsalita ka, nagsalita ako. Pareho lang. Sabihin niya, taga Bulacan ka ba? Pero magaling daw mag-Tagalog yung mga Bulakenyo at saka Daw yan, ang Bulacan at itong ating region sinilangan na magigiting na bayani at magagandang dilag. Abay, nasa ko. Kami naman ay mga matatapang na Batanggenyo. At pinakahuling general na sumuko sa Himagsikan. yun po mga gwapo. Hindi niya na idudugtong. Kayo na magsabi noon. Mahirap kasi makita at meron tayong may mask. Protocol. Opo, yun niya. Yun ang hirap ngayon. Kaya, bayan niya na, dadating yung panahon na magkakakitaan po sa television at sa television niya, sa FB at saka sa personal ng wala pong face mask. Alam niyo po, itong federalismo na ito, matagal ko na po itong napapakinggan. Matagal na rin pong may mga nag-aaya sa akin tungkol sa federalismo. Ang unang tao na nakaparinggan ko nito na nag-aaya sa akin ay si Jose Attorney Emily Padilla. At alam kong isa sa mga kasama dito ay ang grupo ng CRRD. Tama po ba ako doon? So ngayon, maganda po na ngayong hapong ito, ang ating mga taga-subaybay ay malaman kung ano ang tungkol dito sa federalismo. Okay mga kaibigan, balik federalismo po tayo. At eto, excited din po ako dahil kahit ako, hindi enough ang information na mayroon ako
para ako mag-design. Okay ba ako? Sama ba ako sa inyo o hindi? So this time, ay atin pong bigyan ng pagkakataon ang atin pong mga bisita, si Ding at si Darna, hindi. Si Ding at si Wendell. Para si Ding at ang bato. Si Ding at ang bato. Narinito po ngayon sa ating himpilan para i-discuss sa atin ano ba itong federalism na tinatawag. Pwede po bang ito i-discuss ninyo sa amin? Oo, salamat Net at magandang hapon po sa ating mga kasama sa Himpapawid at sa Facebook, sa anumang bahagi ng mundo. Mundo ng pinag-uusapan lagi natin yan. Well, kasamang Net, pwede ka ba naming tawagin na kapederal? Opo, walang problema yon. At tingin ko kaya nyo akong kumbinsihin ngayong mga oras na to. Kapederal Net, ito ay ano eh, yung federalism ay isang sistema ng gobyerno. Mm-hmm. No? Kung saan ang tinutukoy nito ay yung pagbabahagi ng kapangyarihan ng gobyerno. Kasi meron tayong sa isang bansa, di ba, merong iba-ibang units ng gobyerno. Meron kang national, yung ibang bansa ay merong bukod dun sa kanilang national government, ay merong state governments, mm-hmm. tapos merong local governments, tapos merong pambarangay, okay. Sa atin, in our case. Mm-hmm. Meron naman tayo na regions. Pero yung regions natin, sa ngayon ay hindi gobyerno, yan isang administrative structure lamang para mag-ugnay doon sa local government at national government, nagtayo ng parang mga administrative offices ang national government, no? So sa kasalukuyang sistema natin ngayon, yan yung tinatawag na unitary or centralized. Apo. Ibig sabihin, kaya unitary ay halos lahat ng kapangyarihan at pera ng gobyerno ang may control ay yun lamang national government. Ito ay yung kasalukuyan natin, yes, gobyerno. Yan ang sistema natin ngayon. No? So, kung makikita natin kahit sa mga lalawigan, kahit meron ng autonomy, ay marami tayong mayor governor na, pardon the word, pero ito yung katotohanan, ano? Nagpapalimos mm-hmm. sa national government para magkaroon lamang ng pondo, magkaroon ng proyekto, madagdagan yung kanilang ira, ma-repair yung tulay, yung nasirang eskwelahan. Diba, taon-taon, ganyan na naririnig natin eh. Mm-hmm. No? Eh, yan ay sa kadahilanan na yung kapangyarihan at pera ay hawak ng national government. And when we talk of national government, yan yung Office of the President, lahat ng departamento, lahat ng ahensya under the national government, at saka yung Kongreso basically, at saka yung judiciary, no? Pero ang matindi dyan ay yung hawak ng kapangyarihan at pondo ng executive at saka yung ating Congress. Mm-hmm. Ngayon, pagka nag-federal, under a federal system, yung kapangyarihan at pera ng gobyerno ay well-distributed, inaayos, so merong kapangyarihan ka na national, basically lahat ng may kinalaman sa bansa, national security, foreign affairs, foreign trade, foreign commerce, yung mga standards natin, citizenship, yung mga ganon, yung pambuong bansa. Pero pag ang pinag-usapan ay yung mga lalawigan, yung rehiyon, yung kapangyarihan para doon ay binabahagi o inililipat mula sa national government ay ililalagay mo na doon sa bubuo tayo ng regional government. Mm-hmm. At tapos, yun ay bubuin ng mga LGUs ng isang rehiyon. So ililipat sa kanila yung malaking bahagi ng kapangyarihan. Hindi lahat, no? Malaking bahagi ng kapangyarihan, particular those that are economic in character, yung pagpapaunlad ng ekonomiya. So parang ibig sabihin po nito, hindi na naka-centralize lahat. Halimbawa yung pondo, mm-hmm. parang sa pamilya, meron ka ng sariling sayo. Yan. Ganda ng analogy mo ah. Kasi ano, at ang paglilinaw dito ay hindi naman kasi ito conceptual na lang. Ibig sabihin, hindi na lang ito kwentuhan. Dahil meron namang itinalaga ang Pangulong Duterte na talagang magsusulat, at yun nga yung naisulat na under Executive Order number 10 na yung tinatawag nating Consultative Committee. So ibig sabihin, meron na talagang konstitusyong federal na nakalatag at buo na. At yung lahat ng sinasabi ni Ding na mga features ng federalism ay nandoon sa konstitusyon. Ang tawag natin doon sa konstitusyon, bayanihan konstitusyon. So ito'y tapos na. Tapos na, nagawa na. At inabutan nga lang ng COVID. Mm-hmm. Sapagkat alam mo na, nung dumating ang COVID sa atin, lahat tayo nakulong sa bahay. Hindi tayo makalabas. So, pero sa panahon na ito,
amin ang minarapat namin na mag-ikot at umiikot kami ngayon. Tapos na kami sa Calabarzon. Ngayon nasa Central Luzon kami bilang mga ano, bilang mga advocates of bayanihan federalism, dahil kailangang linawin kung ano ba talaga yung nakasulat na at nagawa na na konstitusyon upang maintindihan ng tao. Ito po bang pinapaliwanag natin na to? Sabi ko nga kanina, ito narinig ko na to sa parang pag-upo pa lang ni President Duterte, may ganito na akong naririnig tungkol sa pagbabago ba ito ng sistema ng ating gobyerno. Ano po? Ang alam ko kasi, ang Canada ay federal country, di ba? Yes. So, napunta na rin kasi ako doon. Mm-hmm. Kaya, pag tiningnan po maganda, na... Maganda, di ba? Opo, maganda po. Kung sa ganda ay maganda talaga. So, siguro sa ating pag-discuss ngayong hapong ito ay tingnan natin kung paano po natin maibibigay sa ating mga taga-subaybay yung tanong ng ibang mga tao na hindi naman tayo Canada eh. Yeah. Di ba? May mga ganun po kasing konsepto talaga ang mga tao. Pero sa ngayon po, gusto ko kayong tanungin, maganda po kasi yung syempre pinapaliwanag natin dun sa tao. Ito po bang pagiging yung federalismo na ito, pagka po naging ganito na ang ating gobyerno, ito po ba ay isang susi para umunlad yung ating bayan? O paano po ito? Siguro, tingnan muna natin kung ano yung nakasulat. Ano? Meron kaming dinevelop ni Ding na tingin ko in 6 words ay maintindihan yung buong konstitusyon at yung buong federalismo. Una, ang nakasulat sa Bayanihan Federalism Constitution ay isang democratic system. Mm-hmm. At ito ay mas demokratiko kaysa sa kasalukuyang 1987 Constitution. Dahil dito, mas maraming kapangyarihan na binigay sa mamamayan na hindi naibigay ng 1987 Constitution. Mas maraming kalayaan na naibigay sa mamamayan, like for example sa yung human rights. Mm-hmm. Meron ka na ngayon na tinatawag natin na socio-economic rights at yung environmental rights. At meron ka ngayong stronger direct democracy. Ibig sabihin, ang mamamayan, hindi na lang ang sanggunian, ang mga lawmaking bodies ang pwedeng gumawa ng batas, pati ang mga mamamayan. Ganyan sa Canada. Pagka meron silang gusto, gagawin nila, ipupush nilang isang referendum at yung nagagawang maging batas kahit hindi dumaan sa konstitusyon, sa mga parliament nila. Pangalawang aspeto niyan, yung federal nga, yung sinabi kanina ni Ding, na meron na ngayong dalawang gobyerno na parehong may kapangyarihan. Pero hindi natin ginawa na ginagawa ng national government, duplicate lang yung regional government. Hindi. Ang mga gagawin at pondo ng national government ay para sa mga nasyonal na pangangailangan. At yung lahat ng pangangailangan ng mamamayan at yung pondo para doon, like for example, healthcare, education, yung mga paggawain ng mga kalsada dito sa inyong bayan, yung mga food program, agriculture, kahapon, nakausap namin yung maraming mga magsasaka. Yung pagtatayo ng industriya, ng economic zone, yan. Na ngayon ay nasa monopolyo ng national government. Eh, hindi na sa kanila yun. At hindi na pagpapaalam yun ng region. Yun yung federalism. Mm-hmm. Meaning there is money and power. Money and power given to the regions. Mm-hmm. Pangatlo, ay yung tinatawag natin na pag-aayos din ng national government at regional government. So meron ka ngayon regional government, meron kang i-elect na mga tao dun. At meron naman ding national government na mas maayos. Like for example, ang presidente under a federal system at ang vice president, hindi na magkahiwalay na iboboto. Magkasama na sila. Para hindi sila nag-aaway. Okay. Kasi magkakampi sila. Eh, kasi nga, yun talaga problema natin. Isang yan. Problema. Pagka hindi naging, sabi ng iba, check and balance. Oh. Kapag hindi magkapartido, di ba? Pero, mas malamang lagi nag-aaway. Laging check. Wala yung balance. Kasi isa lang ang ambisyon ng vice president mo under the 1987. Kailangan mo wala. Mamatay. Kumawala. Kumawala. Makonsume. May stress. Spelter nga ang tawag eh. Di ba? Hanggat wala, hanggat di napa-flat yung gulong mo, hindi mo magagamit. Parang, di ba, sa Amerika, ganon, na tandem, ang tawa, team voting. So, makita mo, parang Canada, pero meron din parang Amerika. Pero, may parang Germany picture natin. Yung Kongreso naman, binago rin natin. Under the Bayanihan Constitution. Ang ating Kongreso, magiging parang parliament, katulad ng Germany. So, kung pamilyar ho kayo sa Germany,
kasi nag-aral din, nagpunta ako sa Germany para aralin yung federalism nila. Ang Germany, meron niyang Bundesrat saka Bundestag. Yung Bundesrat nila parang Senado natin. Pero ang representative ng Bundesrat nila ay galing sa mga rehiyon. Hindi ine-elect nationally. At yung Bundestag nila, yun ay hindi lang mga district congressman. Meron din yung mga partido ang ine-elect, hindi tao. Oh, okay. Hindi party list. Hindi party list, kundi partido. 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 So, mapapalitan yung party list system natin ng tinatawag na party system elections. Ang iboboto mo ngayon, isang congressman mo dito sa distrito, tsaka isang partido ng pambansa. Hindi sektor, pambansa. Tapos, meron kang, so, ang iyong senador ngayon, sa under a federal system ay manggagaling na sa rehiyon. Kaya sigurado meron laging dalawang senador lahat regions. Ng regions. Hindi katulad hindi, ngayon. Kung sini lang yung kilala. Eh ngayon ang NCR siya ang senador eh. Okay. Okay. At ang pinaka-importanteng aspeto ng pag-aayos ng gobyerno, ng paggugobyerno from a presidential parliamentary ay ginawa rin natin na ban ang dynasties. Ayos ako dyan. Bawal ang dynasties. Ayos ako dyan. Ban ang dynasties. Kasi po, ganito lang yan eh. Sabagay, meron naman mga paangkan talaga na mukhang, ano naman, talagang parang sila naman eh, gumaganap at talagang mahusay, napakahusay naman. Ang danger lang dito, yung bagong sibol, bagong angkan o ibang tao, wala ng karapatan. Para, di ba, yung may iba pa rin namang pupwede eh. Nalilimit na sa kanila. Pero bihira na, pero para sa akin, dito lang sa atin, alam ko po eh, may angkan talaga na wala pa akong makitang pupwedeng pumalit para sa kanila. Di ba? So, pero dito, lahat ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon. Di ba? Para ikaw ay mga... Makakadevelop kasi tayo ng bagong leaders. Yes, tama din. Okay. Kasi kung monopolyo ng ilang pamilya lang yung ating politika, pinapanghinaan ng loob, hindi ka makakuha ng ano ng mga new young blood. Yes, so, nalabas sa kanilang pamilya. Tama 'yon, tama. So, ang tinatanong lagi ng mga tao, yung pa rin bang mamumuno noong nakaraan ang mamumuno dito? Dahil dun sa anti-dynasty provision. Ang sagot diyan, malamang hindi. Kumbaga mamimili na lang sila ng isa sa pamilya. Yes, isa lang ang pwede. Hindi naman natin sinabi na wala na sila lahat. Wala sila lahat. Pero wag naman na yung anak ay yung tatay governor, yung asawa vice governor, yung anak ay bukal. Mayor. Yung isang anak ay congressman. Kung governor. Pangalawa, marami kasing ipinagbawal na rin natin yung pagpalipat-lipat ng partido at yung paggagawa ng pagbili ng partido. Hindi ka na makakabili ng partido. So dito, paano po yung partiduhan? Limbawa, 'di ba sa atin dito, basta kung gusto mo, kumandidato ka, kakandidato ka, kandidato din ako. Kanya-kanya tayo ng partido. Ay, hindi na. Paano po ngayon ang sistema ng partido? Kasi dito sa panukalang constitution, meron ditong isang artikulo na nakalaan lamang sa mga political parties. At nireforma natin even yung ating political party. Ngayon kasi wala tayong talagang matatawag na partido. Ano yun? Para kung federal and Democrats, ganun lang din? Hindi. Hindi na. Kung yung ganun yung kasi sistema. Hindi naman natin po pwedeng ilagay sa... Kahit sa Amerika, walang provision na Democrat o Republican hindi lang po, sa Constitution. Hindi po, yung sa pangalan, parang ganun. Hindi, bahala silang ano, no? Pero dito, naglagay dito ng isang buong artikulo ang CONCOM na tumutukoy lamang sa mga partido political. Una ay hindi sila maaring marehistro sa COMELEC kung wala silang maliwanag na constitution and bylaws. Meron silang plataforma na nakasulat. Meron silang ideolohiya, may prinsipyong sinusunod. Yun ang isang requirement. Merong listahan, verifiable list of officers and members. Kung national party ka, dapat lahat ay meron kang official at kinatawan sa lahat ng rehiyon. Hindi pwedeng national party ka, ang mga official mo taga Metro Manila lahat. So think parang ganito yan. Halimbawa, mula dun sa taas hanggang sa ibaba, isang partido sila. Pwede namang magtayo ka ng partido sa region lang. Okay. Pwedeng national, pwedeng regional ang party mo. Pwede kasi yun na, let's say may national party, tapos let's say dito sa atin sa region 3, ang gusto natin dito, tutukan yung regional development. So dahil regional development ang gusto natin, magtatayo tayo pa ng partido ng taga Nueva Ecija, taga Bulacan, taga Pampanga, at pag nabuo natin yun, sabihin natin, medyo taas po yung mic mo, para marinig ka mabuti. Taas ang konta, siguro yung ano.
Yan. At ang gagawin na lang, i-affiliate na lang natin sa national. Para may dala naman tayong presidente, congressman at senador. Parang ganon. May nangyayari din yan sa iba't ibang parliamentary at federal system sa buong mundo. So yung mga existing yung parang partido, limbawa dito sa Nueva Ecija, ano ba yung dito sa atin? Yung unang sigaw. Yun. They can register Again as either as a local provincial regional party or regional party. Bakit po again? Anong again? Kasi mayroong mga bagong requirements. Okay. They have to comply. They have to comply. Lalo na yung halimbawa, may requirement dito na kailangan sumunod ka sa democratic process sa pagpili ng iyong mga opisyal, mm-hmm. sa pagpili ng iyong kandidato. Mm-hmm. Hindi pwedeng, halimbawa, meron tayong mga partido ngayon na ang nagpupondo ay isang malaking negosyante, sasabihin niya, oy, Ned, ikaw na ang kandidato dyan sa Nueva Ecija. Wala, tapos na. Mm-hmm. Hindi pwede. Okay. Dito, dadaan ka sa proseso, may nomination process. Oh. At pagbubutuhan ka ng mga miyembro ng partido na ikaw na nga ang kandidato namin. Parang sa Amerika. Oh. May primaries. Mm-hmm. May primaries na isasagawa. Mm-hmm. O tapos, meron pa dito, padre, yung dapat lahat ng partido, as much as practicable, pag namili sila ng kandidato, ay kalahati ng kanilang kandidato ay mga kasing ganda ni Net na babae. Oh. Ayos ba? Okay, so may equal ang tawag natin. Equal representation and gender. Action. Affirmative mm-hmm. action for the underrepresented. Okay. So parang nga rin sa ibang bansa na democratic, kung merong mga disabled, may mga senior citizens, may mga youth, mga kababaihan, dapat bigyan sila ng equal access to public office. Yeah. Hindi katulad ngayon na ang namimili ay kung sino may pera. Di ba? So, yun yung isang mababago. At pinipili din, pag pumasok ka ng partido, tatanong ka, gusto mong kumandidato, may pera ka ba? Ibig sabihin ngayon, pwede nang kumandidato yung walang pera. Kasi, pagka ikaw ay na-recognize as a political party, under the Bayanihan Constitution, mm-hmm. under federalism, bibigyan ka ng pera ng gobyerno. Sabi nga, banggit na niyo ito, yung sa part ng sa political reform. Tingin niyo ba yung mga politiko natin a-agree sa inyo? Hindi ba kayo mahihirapan na, syempre may mga tao yan eh, na di ba dapat ang support ay ito sa mga taong ito na may mga tao naman na na pwedeng sumunod sa kanila. Doon sa pinag-uusapan natin, kung ako ay kabilang sa politiko na governor ako, kapatid ko ay vice governor, buka lang anak ko, mm-hmm. ang isang anak ko ay mayor ng isang bayan, at etc. etc. Palagay nyo ba, hindi sila mangangampanya na wag umayon ang mga mamamayan sa federalismo? Alam mo, ang lagi kong sinasagot dyan, maging yung mga politiko natin ay biktima ng sistema na to. Kahit yung mga dynasties na yan nabuo at dumarami dahil yun yung name of the game. I've been in politics since I was in my teens. Tumakbo rin akong konsehal. At alam po kung ano yung itsura ng politika natin. I think they themselves yayakapin nila kung hindi na sila mauubliga at hindi sila mapuputi na yung situation at talagang kailangan nilang i-consolidate yung power nila through the means na available sa sistema. Kasi ang nag-create niyan yung system din eh. Mm-hmm. Habang ganyan yung sistema natin, parami lang ng parami yung dynasty. Kasi alam mo, pinakatakot ng mga politiko based on my experience. Eh pagka natalo sila, parang wala na silang pagkatao. Mm-hmm. Baka mamaya, yung mabuti nilang ginawa, babalik ka rin, makukulong pa sila. Mm-hmm. Lahat ng politiko, yan ang problema. Pero alam din naman natin, Pilipino yan. And I think if they are properly oriented, given information, matalino yung mga yan eh. They will know na ito yung way forward because itong kalalagayan natin at sitwasyon natin ngayon, it becomes untenable. Maniniwala ako kung ang puso ng mga politiko ay titingnan ang kapakanan ng nakararami. At siyempre, lahat yan may takot sa Diyos. Mm-hmm. Naniniwala tayo, lahat ng politiko natin may takot sa Diyos. So yun yung ating isang pero at the same time meron din gantong aspeto yun. Naniniwala rin tayo, walang maganda na hindi mahirap. Kung gusto natin ang tunay at magandang pagbabago, mahirap yan. Pero hindi, tingin ko rin, that can be overcome by
what we call dun sa constitution by the sovereignty of the people. Parang, sovereign power of the people. Parang kuminsan suntok sa buwan, pagtingin natin. Sa pagpunta nyo pa lang, ako naniniwala ako, sa pagpunta nyo pa lang sa iba't ibang lugar, lalo ngayon panahon ng pandemic, hindi kayo pwedeng mag-gather ng napakarami-raming tao. Mm-hmm. Napaka-limited na mga tao lang ang pupwede ninyong pagsabihan ng ganitong mga impormasyon na pwedeng at dapat nating ibigay sa ating mga mamamayan. So dito pa lang yung kalaban na natin ay, di ba? Yung tapos ngayon yung time, konting panahon ang ating nalalabi kung titingnan natin ay wala nang 2 taon. Oo, wala nang 2 taon. Oo. Kaya talaga naman ganyan eh. Merong mga pagkakataon na yung panahon ay hindi mo kakampi. Mm-hmm. Pero ano nga kasi ito, Nete, tulad nga ng yung ating mga ninuno, yung ating mga bayani, kung ano man po yung ginagawa natin ngayon na pagsusulong nitong pagbabago ng sistema, wala itong kaibahan dun sa ginawa ni na Rizal, ni na Bonifacio, ni na Del Pilar, ni na Luna. Oo, para ano, para magkaroon tayo ng kasarinlan at magkaroon ng isang democratic, republican, and federal government. Kasi aspirasyon na ito ng mga bayani natin, si Rizal, si Mabini, si Aguinaldo, nakasulat yan sa kasaysayan. Opo. May, na talagang federal ang gusto nila. Opo, meron lamang po tayong mga comment dito sa ating FB para masagot din natin. Pero bago yan, oras po natin ay ganap ng 20 minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink. At yung ating pong, kasama ba ito? Mark Cafe. 2:30 yun, hindi natin na nabigyan ng ano, napansin. Ngayon po may tanong sa atin. Ang isa sa ating mga kasamahan, nagpo-programa din dito sa ating himpilan. Taga Tarlac po ito, Bonifacio Dacayana, nanonood sila mula sa Sugarland Hacienda, Luisita, Tarlac City. Good afternoon. Federalismo, dapat liwanagin ng sa tao kung sino-sino ang tatao o uupo. Sabi naman ni Jude Briones, nalilito na rin kami ang mga tao dahil simula noong isinusulong ang federalismo, ang dami ng mga grupo ang nagsusulong. Sino ba talaga sa mga grupong nagsulputan ang nagsusulong ng federalismo? Papasagot nga po muna. Sino daw po ba ang tatao? Doon muna tayo. Sino po ang tatao o uupo? Actually, ano yan eh, tawag dito. Hindi natin sinasabi, wala tayong sinisino. Mm-hmm. Kung sino sa mga nagsusulong ng federalismo. Kasi naman dyan, yung taong bayan din eh. Uupo eh. Pero ang sinasabi lang natin, dalawa yung kasi yung aspeto niyan. Yung isa, mayroong formal na organisasyon na kinikilala ang pamahalaan. Mm-hmm. Ano yon? Ang sinasabi natin dyan, ang presidente mismo na siyang nagsusulong nito, lalo na nung siyang unang umupo, nagsabi niya federalism, at inaksyonan niya yun. Nagbuo siya ng komite, pinagawa niya ng konstitusyon. At yung konstitusyon na yun ay dumaan sa proseso hanggang maging bayanihan konstitusyon. At yun ay inaproba niya. Nandun si kami dalawa ni Karinding. Inaproba ng presidente. I still have the text message from Secretary Roque mismo na sinasabi na inaprobahan niya ng presidente. And therefore, because it is approved now, maraming mga federalism groups talaga na magsusulong ng federalismo kasi yan yung panawagan ni presidente. The only question siguro yung tinatanong nila is that dahil nga aling klase ba, hindi lang sa aling klase sa, dahil nga maraming grupo hindi pa nakakarating sa kanila ito kaya ginagawa namin kasi inabutan kami ng pandemya. So naging limitation, and I agree it's very hard now to yung magsulong, pero ang swerte rin natin ay meron tayong social media. Meron tayong tri-media na pwede makatulong. Kaya kami nagro-roadshow ngayon, not necessarily to meet people on the ground, but to be able to connect sa inyo at sa ano, sa mga nasa baba. Kasi yung sa taas, sabi mo nga, mahirap dahil mas maraming interest sa Metro Manila na wag mag-federal. Yun kasi nasabi. Pero dito sa probinsya, alam natin, gustong-gusto na ng tao na makawala sa tanikala ng unitary system. Si Jude Briones po ay nagpo-program din dito sa ating programa. Yung kanyang tinatanong na sino ba talaga yung grupo. Baka kasi may ibang grupo na pumupunta sa iba't ibang lugar
na naghihikayat din ng federalismo. Yes. Ibang grupo yon, pero hindi naman kagrupo ng grupo ninyo. De, ano po ba yun? Halos lahat ng grupo net, kasi kami ay nagsimula 2015 pa. Mm-hmm. Even before then Mayor Duterte accepted a nomination to run for president. Yung grupo na pinamumunuan ni dating Chief Justice Puno. Actually, si CJ Reyna, Puno. Reyna, kung, kasi yes, pa Reyna lang. Taga rito yun sa Nueva Ecija. Mm-hmm. Kung ititrace natin yung federalism, ay ang isang original in recent times ay si Nene Pimentel, si Tatay Nene. 1970s pa. In fact, in the concon of 1973-71, pinag-usapan yung federalism dun sa pagbuo ng 73 Constitution. Hindi lang ano pa, pinansin or hindi, yes, na nabigyan ng toon. Hindi nabigyan ng hindi nanalo at that time doon sa CONCON. Ayun, maraming grupo yan. And ako personally, I know siguro mga 70 to 80% of these groups, I have interacted with them, whether it is MRRD, yung Hukpong Federal, yung mga iba-ibang grupo sa mga probinsya. We've met with them, and in fact, in most of the forums that I held before, kami yung iniimbita nilang speaker. Siguro, ang nangyayari lang is merong kanya-kanyang activities, bawat grupo. Pero iisang layunin nun, so, yung federal system. Ibig sabihin, sila, kayo, iisa lang yan. Iisa lang ang layunin yan. At ang isang ginagawa nga natin ngayon, ay itong mga iba't ibang grupo na to, ay papractice natin yung sinasabi nating federalism. Mag-federate tayo, pinefederate natin sa isang ano, sa isang malaking confederation yan para hindi magdu-duplicate ng mga ginagawa. Para ma-optimize natin yung ating effort. Opo, at tanong pa, sino ba ang dapat magsulong ng federalismo? Gobyerno ba o private sector? Taong bayan siguro. Taong bayan. Hindi natin ano eh. Not necessarily government, not necessarily private, ano, but ito ay adhikain ng taong bayan eh. Kasi pagka bumababa ako sa mga kami, kung may pero kayo sa po, probinsya, ano kayo? Saan kayo? Gobyerno o private kami sector? Ngayon ay ang, ano kami, meron kaming yung bagong sistema, bagong pag-asa movement na itinatag noong 2015 under the guidance of CJ Puno. Mm-hmm. At yun ang pangunahing advocacy ng grupo na yan, ay yung pag-shift to a federal system. So, bagong sistema, bagong pag-asa. Yeah. So yun yung grupo. Yeah, that is our private group. However, we were part of government when we were part of the consultative committee. Yes. Mm-hmm. Kasi kami rin yung mga experts na kinuha, yung mga CONCO members are actually part of the academe, may mga dating justices. Kaya si Chief Justice as chairman, si Tatay Nene as a senator was the co-chair. Mm-hmm. So, vice chair. So, lahat na yon ay naging effort ng gobyerno. So, sasabihin niya natin, nag-lead ang gobyerno. Yes. Kasi because government had to take a lead, they led in the ano, in the drafting of the Bayanihan Constitution. Ibig sabihin, yung mga nasa likod nito ay hindi basta-bastang tao. Si, hindi. Talagang, Justice Natsura. Si Justice Reyes, si Tatay Nene, si Chief Justice Puno. So, these are what we call the constitutionalists. Mga ano to, mga, at they came from varied ano, lahat ng region na halos ay represented. So may mga tigali, so, maraming, sa atin. May dalawang taga-Cordillera. Brain ang talagang nagsama-sama para... Para din nung 1987 Constitution. If you would remember, the 1987 Constitution was drafted by the ano Constitutional Commission. So hindi naman tagpatawag si Presidente ng Constitutional Commission dahil hindi naman revolutionary situation. Pero nagpatawag siya ng Constitutional Committee. So, itong review committee na to ang talagang nagtrabaho ng 6 months para ano, para mabuo yung konstitusyon. At iyon ay dumaan sa proseso ng pamahalaan. At dahil nga nag-take na ng lead ang ating ating gobyerno, nag-culminate yan dun nung SONA ni Presidente Digong nung 2018 when he said, and he accepted the output of the consultative committee. Sabi niya, if he knows that if the people realize the reforms that is being put into the Bayanihan Constitution, our people will stand by it.
Pero yun na nga yung una sanang proseso, that we go to the people and then we start explaining. Pero inabutan nga po tayo ng COVID. Actually, si Paring Ding, after the CONCOM, nakaikot na ng buong Pilipinas. Oh. Yeah, even before that, kasi noong 2016, naging consultant ako ng DILG on federalism. And I was basically almost... Nandun pa si attorney. Yes, kasama ko si attorney Padilla. Yung kami ang nag-iikot nun sa buong Pilipinas para sundin yung mandate na binigay ng Pangulo na ang DILG ay magsagawa ng information campaign. Sabi po dito sa isang comment sa atin, kung mga dating politiko pa rin ang mamumuno at uupo, sabi niya, ito pala isa. Asa na siya? Problema. Parang nabasa ko rin kanina yan. Opo, hindi. May isa pa eh. Wala po problema. Wala po problema yan. Talaga sa form of government. Ang tunay na problema po ay ang mga leader na nakaupo. Alam mo, ang laging tanong ko dyan eh, paano ba sila naupo? Tao ang bumoto. Ano ba yung pagboto ng tao? Hindi ba sistema yan? Sila ay naupo sa pamamagitan ng yung 1987 Constitution. So, ang lumikha ng sistema para sila maupo ay yung Constitution at yung iba pang sistema ay sistema ng halalan para sila ay maupo. Ngayon, sasabihin natin, walang problema sa sistema. Wala tayong problema sa sistema ng halalan. Kung saan ang kandidato ay pag wala kang daang milyon ay sasabihin ng COMELEC kay ikaw ay nuisance dahil yun ang sistema. Wala tayong problema sa ganun sistema. Malaki ang problema po ng sistema dahil yung sistema ang naglukluk sa mga tao na sinasabi nyo ay dapat wala dyan. Problema daw po. Paano mo sila aalisin? Isa pong problema ay ang COMELEC. Sana mali kami. Sabi po na po. Ay, totoo po yan. Totoo pong malaking problema ang COMELEC sa ilalim ng 1987. Yeah. Di pala sila mali. Kasamang, sino ba ito? Bonifacio. Kasamang Bonnie yung hindi daw mali. Sa kanila din, ayoon ang problema. Kasi alam nyo, under the 1987 Constitution, may medyo merong matinding problema ang COMELEC. And when we talk to them, kasi alam namin yung problema, pinatawag ng CONCOM yan. And sila mismo, nirecognize ng COMELEC yung kanilang isang malaking problema. Alam mo, isang malaking nilang problema na inayos natin sa Bayanihan Constitution, yung power ng COMELEC na sila ang nagpapatakbo ng eleksyon. Pero oras na magkaroon ng issue ng dayaan. Protesta. Nagprotesta. Sila rin ang magre-resolve. Isipin mo, sinasabing nagdadayaan sa sistemang ginawa nila, tapos sila magsasabi kung nagdadayaan nga ba. Napaka malaking problema yan ng 1987 Constitution. Kaya dun sa Bayanihan Constitution, ang ginawa natin, tinanggal sa COMELEC ang pag o adjudicate, tawag ay quasi judicial powers. Quasi judicial powers na sila magsasabi kung nagdadayaan nga ba o hindi. At iyon na inilipat natin sa isang korte. So isa 'yon. So ngayon under the Bayanihan, ang trabaho na lang ni COMELEC ay magpatakbo ng eleksyon. At may isang malaga. Samahan mo na 'yon. At yung pagpapatakbo nila ng halalan, pag mali ang pagpapatakbo nila sa korte sila mananagot. Ngayon kasi walang pananagot ang COMELEC kapag nagkakaproblema sa halalan eh. Walang accountability yan. At wala silang accountability sa mga mandato nila kasi constitutional body daw sila. Pero under the Bayanihan Constitution, yung accountability nila na maging malinis, maayos, payapa ang ating eleksyon ay pananagutan nila sa korte. At alam mo kung sino ang pwede magdemanda sa kanila? Sino po ang pwede magdemanda? Kahit sino. Okay. Kahit ikaw. Gusto mo, six months before election. Di ba, laging issue ngayon yan. Katulad ngayon, isang malaking issue na pinag-uusapan namin ni Paring Ding dun sa programa namin sa Facebook. Magkakaroon kaya ng election sa 2022? At kung meron, anong sistema ng election? Okay. May COVID. Sa inyo? Tanungin ko nga kayo, meron po bang eleksyon sa 2022? Okay. Kaya nga kami nagtatanong. Kasi kung tatanungin mo kami under the Bayanihan Constitution, ang sasagot ko sa iyo from a constitutional perspective, meron. Okay. Kung ang umiiral ay yung Bayanihan Constitution. Okay. Yung federal constitution, hindi pa siya. So dahil hindi pa siyang ang malaki ko rin question, pag binasa ko kasi, yung mga provision sa 1987 Constitution at yung kilos
ng COMELEC under the 1987 Constitution, parang baka ito na ang pinakamagulong eleksyon sa darating na. Kung meron man. Kung meron man. Oh, okay. Kasi hindi sila naka, hindi nga nila, hindi alam ng mandato nila kung paano magpatakbo ng eleksyon sa isang pandemya. Kasi wala naman sa 1987 Constitution yung pandemic eh. Mm-hmm. Hindi katulad sa Bayanihan Constitution, hindi pa nagkaka-pandemic. Meron na. Isa yan sa mga naisip. Naisip na at kung paano tutugunan. Kaya nga pati yung federalism, naisip, yan ay do dahil pinag-aralan yun sa 1980 sa Bayanihan Constitution, kung federal tayo dumating tong pandemic na to. Hindi magkaka-lechi-lechi. Kasi unang-una, anong mga problema ng pandemya? Ayuda. Ang ayuda nang galing lahat sa national government. Pero tingnan mo, yung local government nakapagbigay. Pero konti lang mabibigay ng local government. Limitado, kulang sa pera. Limitado kasi sila. Dahil wala silang pera. Mm-hmm. Pero kung federal tayo, yung lahat ng ibibigay sa tao, yung SAP, hindi na sa Kongreso dadaan yan. Nandito na yan sa inyong mga local government, nandito sa regional government. Madaling i-account, madaling mapamigay, hindi kailangan na masyadong, tayo nga, lapit pa natin sa Maynila. 3 hours ang Metro Manila dito. Sa amin, 1.5 hours. Mm-hmm. Nung mabigyan ako ng SAP, yung asawa ko, inabot ng 8 buwan. Buti nga po, nakakuha ko. Wow. Kaya nga nabigla rin ako. Kaya nabigla ako. Kasi hanggang ngayon, nakakuha. Kasi hanggang ngayon, yung iba, hindi nakakuha. Hindi kasi nga yun ang malaking problema na lahat ay nandun sa Manila. Mm-hmm. I-appropriate pa, i-release pa. Bakit nakakuha po si Mrs.? Baka bigla kayo. Poor of the poor po ba kayo? Kami unemployed ngayon. Under kami ng poverty line. Ganun po. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako tumanggap ng appointment sa gobyerno. Okay. Pero may negosyo ako. Meron ako maliit na, tapos ang maliit na tinapahan. Pero at the same time, dahil nga apektado ang lahat, alam naman sa barangay yun eh. Mm-hmm. Yung mga negosyo mo, hindi tumatakbo. Yeah. Marami hong tinamaan yung mga resort na mga partners ko, bagsak lang. Wala lahat. Yung Shangri-La Manila sarado. So ibig sabihin, itong pandemya hindi nanino. Kaya dapat ang suporta rin ay 'wag sinuhin. Kasi ang mga sinasabi nga po, yun daw mga walang trabaho na nabigyan ng ayuda, sanay na yun ng wala. Itong mga middle class na nagtatrabaho na walang sila, marami silang binabayarang bill, kuryente, tubig, etc. Sila talaga yung nawalan, hindi yung mga wala talaga. Hmm. Pero kailangan natin ding intindi na ang isa lamang na talagang panuporta ng mga mahihirap at yung poorest of the poor ay yung araw-araw sila makalabas at makahanap ng pagkain. Pag tinanggal mo sa kanila yon, ano pang means nila? Mm-hmm. Diba? Yung nagbabakal bote, pag hindi yung nagbakal bote ngayong araw na to, wala. Hindi nag-ikot. Yung mga driver, driver ng jeep, pag hindi nakapasada, wala silang kakainin sa araw na yon. Bali, ganito po yung punto natin dito. Sa federalismo, ang lahat ng ito ay, kumbaga, naka-alis. May tugon po, may kaukulang tugon dun sa konstitusyon mismo nakalagay kung ano ang magiging pagresponde. Merong nakalaan na doon in case of the emergency, disaster, calamity or whatever nature, nakasulat na po yung sistema kung sino ang unang re-responde at kailan papasok si national government at nasaan ang resources. Target nyo po kung kailan dapat maisakatuparan ng federalismo. Naku, ASAP. ASAP. Dapat ito noon pa. Tanong po ni Station Manager Ilustre, batting average daw po natin na maisulong ang Bayanihan Constitution? It depends sa taong bayan. Kaya ho, ang aming role dito, hindi ho kami ang magpapatupad ng Constitution. Messenger po kami na magsasabi sa taong bayan, may pag-asa pa, may solusyon dun sa mga systemic problems natin at naisulat yun. Hindi yun kwento, hindi kundi isang official na dokumento na kung yun ang mangyayari, maraming problema tayong masusolusyonan. Kasi ang konstitusyon, ang solusyon sa lahat ng problema ng bayan, hindi lang sa isang problema. So when you talk of a constitution as the basic law of the land, it solves and it empowers the citizenry and government so that they can solve and attain the aspiration of the country. Anong ibig sabihin po nun? Walang mangyayari sa Pilipinas na hindi nasa konstitusyon. Sino daw po yung mag-a-amend ng 1987 Constitution? Kapag taong bayan po ang magsusulong, sabi ni Jude,
Sa tingin ko po ay hindi nila ma-amend ang 1987 Philippine Constitution, but only the lawmakers katulad po ng mga congressmen at ng mga senador. That is a wrong reading. Under the 1987 Constitution, tatlo ang paraan para mabago ang 87 Constitution. Una, yung mga mambabatas, yung tinatawag na CONASS. Diba? Yung CONASS. Yun yung Constituent Assembly. Ibig sabihin, sila ang maggagawa ng panukalang pagbabago at pagkatapos nilang magawa ay isusumite sa isang plebisito. Ayan. That's under the 87 Constitution. Pangalawa, pwedeng magpatawag ang Kongreso ng isang Constitutional Convention. Katulad nung nangyari nung 1934 at saka 1971 na nagkaroon tayo ng Constitutional Convention. Okay? Pagka nabuo yun, gagawin nila pagbabago, plebisito ulit. The third and most powerful is yung tinatawag na People's Initiative. Ano yung People's Initiative? Yan po yung kapangyarihan ng tao na siya mismo, lahat ng taong bayan, na siya mismo ang maggawa ng panukalang pagbabago. That is the exercise of the sovereign will na nakasulat sa preamble. Sabi doon, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, etc., etc., do ordain and promulgate. Ano ibig sabihin nun? Tao po ang nagpo-promulgate, nag-o-ordain ng isang konstitusyon. So, meron pong jurisprudence yan. May desisyon ng Korte Suprema. At doon sa desisyon, sa opinion ni CJ Puno, sinabi niya, ang kapangyarihan na ibinigay ng tao sa Kongreso para baguhin yung konstitusyon ay isa lamang delegated power. Bakit delegated power? Eh sabi, we the sovereign Filipino people eh. The Philippines is a republican state and all government authority emanates from them. Binigyan lang natin yung Kongreso na, o sige, pag kami ang hindi gumagawa, ay ikaw muna gumawa. Pero, ngayon, sasabihin namin, eh hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, inutusan ka namin gawin. Ako na gagawa. Taong bayan na ang gagawa. Sige po, itutuloy po natin yung ating discussion sa atin pong pagpapatuloy ng serbisyong bayan, serbisyo para sa tao, serbisyo para sa bayan. Babalik po tayo pagkalipas namang ng pagpapakilala ng ating himpilan at ng ilang mga patalastas. Yes, balik po tayo sa ating palatanto ng serbisyong bayan, serbisyo para sa tao, serbisyo para sa bayan. Meron tayong 20 minutes na mahigit na maibibigay sa ating mga bisita para sa kanilang paglalahat ng kanilang isinusulong sa atin, sa kasalukuyan. Medyo napunta na daw kami sa dulo dahil in-accommodate natin yung mga tanong ng ating mga kasama na nakikinig, nanonood sa ating palatuntunan. Bumalik po tayo dun sa gusto niyong balikan na pupwede nating maihayag dun sa ating mga mamamayan na mas higit nilang maintindihan kung paano at ano ba ito. Okay. So, kanina natapos tayo dun sa parliamentary bracket. Dalawa lang naman. Dalawa na lang. Apo. Una, apat na aspeto ay yung tinatawag natin na sustainable development. Na ang sinasabi natin dito ay tayo na sa rehiyon at yung ating bansa ay magiging open na sa investment at mas magiging madali ang pag-develop ng mga regions. Kasi ang ginawa natin dito sa Bayanihan Constitution, hindi natin ginawang isang Singapore, ang Pilipinas. Gumawa tayo ng 18 Singapore. Kasi ako'y nakarating din ng Singapore, meron din tayo mga kaibigan na nagbigay sa atin doon. Itong Region 3, alam mo bang mas malaki pa sa Singapore? Napakaliit nga ng Singapore, pero ang unlad ng Singapore. Yes. Dahil maliit sila, pero tama na mayroon silang kapangyarihan. So ang ginawa natin, ang Region 3 ay binigyan natin ng kamukhang kapangyarihan ng Singapore. Ang Region 4, binigyan natin ng kamukhang kapangyarihan ng Singapore, kamukhang ang ARMM, ang BARM, lahat ng regions. Kaya sabi nga natin, ang mga rehiyon ngayon, baka higitan pa ang Singapore. At kausap namin yung Singapore Embassy. At nung makita rin yung Singapore Embassy, yung ginagawa natin sa Bayanihan Constitution, alam mo, sabi nila, paano kami sasali dyan? Oh. Ibig sabihin, hindi naman sasalin sila mismo. Pero ibig sabihin, paano sila mag-invest? So they started investing already in the other regions. Kasi nakikita nila na oras nga na magkaroon ng kapangyarihan sa ekonomiya, ang mga rehiyon, mas matuling uunlad ang Pilipinas. Hindi katulad ngayon, lahat ng usapin ng pag-unlad ay kailangan dumaan sa Maynila. Saneda. Saneda.
hindi ala kang gagawin sa Nueva Ecija na malaking proyekto na hindi kailangang aproba ng national government. Pero kung may project, pag federal tayo, yung mga kailangan para umanlad ng Nueva Ecija, hindi na kailangang ipagpaalam sa national government. Dito na lang. Kung meron kayong investor na gustong papasukin, hindi nyo kailangang sabihin sa presidente. Kayo makipag-usap sa investor, at kapag nagkasundo kayo ng investor, iayos mo yung pagpunta niya dito, tapos sabihin mo lang si presidente, meron kaming investor dito. Kalahati nito sa'yo. Pero hindi mo kailangan sabihin na. Aabunan ko kayo. Aabunan ko kayo pero dyan. Pero dito sa amin ang mas marami. So, ibig sabihin, may share yung national government dun sa kikitain ng hindi ka tulad nung parang sila. Kung exploration ng natural resources. Parang hindi yung tayo lang yung umaambon. Ay, kasi nga, tayo na yung mga ambon. Ang nangyayari pa nga madalas dito sa atin sa probinsya, migla na lang may darating dito ng national official, magtatayo na pala ng kung ano dito, wala man lang kaalam-alam yung mga taga rito sa atin. Kasi na-plan siya na at nagawa na lahat sa national. Aprobado na sa national. Oo, tapos magagalit pa sa atin kasi hindi daw tatay nagbigay ng right of way. So, ibig sabihin yan, Wendell, hindi totoo na pagka poor region ka, ay magiging remain poor ka. Yes, because specific yan sa talagang inaral. Napakatagal, hindi mga matagal, napakalalim na naging pag-aaral natin pagdating sa paano ba natin susolusyunan yung problemang nilikha ng kasalukuyang sistema. Kasi remember, itong kahirapan na to ay likha rin ng unitary system. Kaya tayo ganito, kaya may mahirap na probinsya, may mahirap na bansa, may mahirap na rehiyon, may mahirap na bayan, ay dahil dun sa sistema ng unitary na kailangan ka maambunan. At kung hindi ka malapit sa kusina, sigurado hindi ka maambunan. Di ba? Dito binago natin. Kaya ngayon dun sa naging design niya ng pagbubuo ng mga rehiyon. Ang tansya natin nung ginawa natin yung konstitusyon nung 2018 ng CONCOM, yung konstitusyon ng 2018. Ang naging report ng technical working group which I headed, ang tansya namin mga 60 billion ang pupunta sa rehiyon. Ginawa ko uli yung study. Well, it's a preliminary analysis nung 2021 budget. Ang tansya ko na, ang magiging pera ng bawat rehiyon ay 100 billion. Ang tansya ko naman, sa kasalukuyan lang na matatanggap ng Region 3, buong Region 3, sa kasalukuyang sistema, 1987, ay baka mga 48 billion lang. 48 billion? Yun ay kung hindi pa babawasan ang DBM. Okay. Kasi kung walang pera sa DBM, ang unang tinatamaan ay yung mga local ira. Governments na i-hold ang ira. Diba na sino pa man naging kaso pa nga sa Supreme Court. Paano pag federalismo na tayo, saan manggagaling yung pera? Doon sa mga magi-invest sa atin? No, paano siya? Yung pera ng gobyerno rin. Ano yun? Equally divided dun sa mga... Ganito yung formula na binuo ng CONCOM. Kasi, marami yung nagsasabi na biglang sisigaw na yung 80-20 ngayon ay gagawing 20-80, tapos ang problema. Hindi ganun kasimple yun. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung pera, yung actual cash ng gobyerno, hindi yung imagined na pera ng gobyerno, no? So saan ba nanggagaling ang pera ng gobyerno? Di ba tax? Una tax. Pangalawa yung kita ng mga yung mga korporasyon na pag-ari ng gobyerno, pangatlo yung inuutang. So pag-usapan lang natin yung nakokolekta ng gobyerno na tax. Huwag na natin pag-usapan yung iba. Totoo na ang bulk of taxes is being collected by the national government kasi yung ating yun ang unitary system. 'Di ba? Kahit saan pa yung negosyo, nakukonsolidate lahat 'yan ng isang account sa National Treasury. So nandiyan lahat ng pera. Yung pera na 'yan ang ilalagay ng Kongreso sa budget. Kung kulang yung pera na 'yan, mangungutang. Okay. So pag-usapan lang natin itong nakokolekta. So, magkano ba yung nakokolekta na 'yan? At papaano ang hatian? At papaano mabubuhay yung mga regions? So, may sistema na ginawa yung CONCOM do sa Bayanihan na Federalism Constitution na unang-una, may mga taxes at mga licenses na ang mangungulekta ay yung region na at wala nang pakialam si national government. Kahit 5, walang kabahagi si national government. Like what? Producer's tax. Bakit yung UB Express mo dito lang sa Nueva Ecija bumabya, hindi ka naman gumagamit ng kalsada sa Metro Manila? Nagbayad ka ng road user tax, dinadala sa Manila yung pera. Irrational.
nawawala. Okay. Yung mga rehistro ng sasakyan, yung estate tax, nandito yung lupa na minana mo, bakit mapupunta sa Manila yung estate tax, etc. So, mga 13 yan. Now, based on the calculations that the CONCOM did, merong amount siyan per region, ang pinakamaliit ay 1 billion, merong 10 billion, may mahigit pa sa 10 billion, depende sa size ng economy. So, isang source yun sa kanila na yun. Pangalawa, namili yung CONCOM doon sa mga kinokolekta ng national income tax, corporate and individual, yung VAT, yung excise tax, at saka yung customs, national government pa rin ang mangongolekta. Bakit? Kasi hindi lahat ng region meron yan. Hindi lahat ng region merong excise tax. Hindi lahat ng region merong customs. Pagka yan ay pinubaya mo sa region, yung mga meron na yan, lalo lang silang yayaman. So yan i-co-consolidate. At yan ngayon, ang hatian ay 50% will be with the national government, 50% will be divided equally among all the regions. So magkano nga pare yung estimate niyan kung 2019 o 2020 collections ang basehan? 2020 collections is about 100. For 2020 collection will be about 3 trillion, so mga nasa 1.5 trillion. Yung equally divided yan, paano yung region na maliit lang? Parang ano sila, parang aba, okay sila. Kaya mo sila sinasabing maliit kasi yun yung epekto ng over-concentration sa Maynila. Ilan ang populasyon ng Nueva Ecija? Hindi ko alam. Sagayin na natin siguro mga 800 but to 1 million. Mm-hmm. Pero tatanungin ko, ilan ang Nuevo Ecija? Baka mga 2 million yan. Mm-hmm. Wala lang dito. Wala lang dito. Nandun sa Maynila, nasa ibang bansa. Uh-huh. Pero oras, ilan ang Ilocano? Ilan ang Cordilleras? Mm-hmm. Mga wala sa kanilang lugar kasi nagko-converge dito sa mga malalaking sa lungsod dahil wala namang kabuhayan doon. So, anong magiging mangyayari? Oras na dalin mo ang pera dito sa Nueva Ecija, eh bakit ba umalis sa Nueva Ecija? Kikitain. Eh kung nandito na yung pera, babalik yun. Mm-hmm. Kasi yan yung disparity. Ginawa sa atin yan na para makontrol tayo, lahat tayo magsama-sama sa isang lugar para kontrolin. Pero ang ginawa natin ay hindi control. Ang gusto natin, mag-develop. So, let Mindanao develop, let Visayas develop, let Luzon develop. Pag nangyari yan, yun yung sinasabi nyo, meron tayong 18 Singapore. Pero hindi ibig sabihin nun, eh kanya-kanya tayo. Ang ibig sabihin, kaya nga ang sabi natin, bayanihan. Kasi pag umuunlad, itong region natin, isang region, yan ay tumutulong sa national government at tumutulong sa ibang region. At dahil pinalaya na natin ang ekonomiya nila, sila na ang bahala. So, isipin mo ngayon, ang naghahanap lang ng investor, presidente. Dito ang mangyayari, 18 region. 18 governor. Dahil ang obligasyon ni regional governor, paunla rin yung region. Pag hindi siya lumabas na ganap ng investor, may iwanan radio niya. Ay, iwanan siya. So parang nakikita ko dyan, di ba parang sa pamilya, hindi ka nakakonsentrate lang na si nanay at si tatay lang ang nagtatrabaho. Yes. Kay lahat yung mga anak, kumbaga, ayan, nakapag-aral ka na, pwede ka na, meron ka ng kakayahan, sige, go ka. At yung pag nag-asawa, abay, magpatayo ka na ng sarili mong bahay. Yes. Huwag ka na nakasukob dito sa... Yun yung parang mas madali... Huwag naman kayong ganun kalupin. Di ba parang mas ano yan, mas madali yes, siyang intindihin na binibigyan ka na ng kalayaan kasi alam na ng tatay at nanay mo na kaya mo nang magsarili. Hindi kita yayakapin. Hindi kita sasakalin. Hindi kita sasabihin, dito ka lang, huwag kang umalis. Kung saan hindi makakapagbigay sa'yo, nangyadaan para ikaw ay umunlad. May isa pa kong analogy. Yung sa sistema natin yan, ihahambing din natin sa isang pamilya. Gano'ng kahirap yung unitary system? Meron kang national government, meron kang presidente, meron kang mga secretary. Sa sistema natin ngayon, ang kausap niya ay 81 provinces, 1,400 or so municipalities, and 135 cities. And 42,000 barangays. Napakadami. Kasi lahat yan nandun eh. Oo. Magre-release ng ERA ang DBM, ang ipoproseso niya ay 81 provinces for
1,600 towns and cities and 42,000 barangays. Sipin mo kung ikaw lahat ng tatrabaho niya kung gaano kadali yan. Diba? Ngayon, anong kahambing yan? Tatay ka. Halimbawa, taga rito ka sa Nueva Ecija, nagkataon, dahil walang gusto mo sa Maynila mag-aral anak mo, 10 anak mo sabay-sabay nag-aaral sa Maynila, kuleyo. Sample lang ha, ngayon sila ay nakatira sa 10 dormitoryo. Di tuwing magpapadala ka ng pera, 10 beses ka magpapadala, 10 beses ka magbabayad sa pera padala. Pagkakausapin mo, 10 beses ka tatawag, tag-iisa sila ng telepono. Eh kung gawin ni tatay, kumuha yung kayong lima, kumuha kayo ng isang condominium unit, sama-sama kayo sa isang unit, kasya na kayo dyan. Ikaw na pinakamatanda, ikaw na lang kausap ko. Kayong lima, kumuha ng isa, ikaw na pinakamatanda dyan, kuha ka. So pag nagpadala siya ng allowance, 2 beses na lang. Pag tumawag siya, 2 telepono lang tatawagan niya, kausap na niya yung lima. That's what will happen. Ang kausap na lang ni national government in a federal system ay yung governor ng 18 region. Ikaw na governor ng Central Luzon, kausap mo na yung 6 na probinsya dyan, lahat ng ano, at saka yung 2 highly urbanized cities. Yung mga towns, ang kausap na lang nila si governor. Hindi nakakausap, hindi napupunta si mayor sa DPM para mag-request ng budget. Punta lang siya kay governor. Sa ganitong sistema po ba yung corruption maiiwasan? Malaki. Unang-una po, unang-una ay mababawasan yung administrative control. Kasi ang isang source ng korupsyon ay yung billion-billion ng hawak na pera, isang tao lang sa buong bansa. Kaya wala ka rin masisi. Hindi mo alam, pag nandoon na sa Maynila yung korupsyon, sino ba ang merong kapangyarihan? Halimbawa, sa isang project, sa dami ng pumirma, ang taya nila, mga 246 ang pipirma sa isang project. Eh, yan ay mababawasan dahil yung control sa kapangyarihan, yung tawag natin regulatory and administrative control, mababawasan kasi tatanggalin natin yung mga may kinalaman sa development dito sa national government, bibigay natin sa region. At dahil nasa region na yung pagbili ng gamot, yung pagbili ng ng payuda, yung pagbili ng pataba, eh mas madali ang accountability. Kasi ang titingin sa kanila ay yung gobernador. Pag kami ninakaw dito sa region, baka nandito lang sa region, sa Tarlac, o wherever yung magiging regional government, dito sa Pampanga, eh tawid-tawid lang tayo eh. In 30 minutes, nandyan tayo sa regional government. Mas malapit yon. So hindi naman po si gobernador ang makakakuha niya. Eh pagka naman si gobernador ang nagbantay, babantay naman siya ng mga mayor dito. Mm-hmm. Kasi yung pera, alam nila na nandito lang. At alam ng taong bayan ultimately. Kasi nga, ang ginawa natin, dati, ito yung unitary system. Ang taong bayan ay bata ng mayor, mm-hmm. ay bata ng gobernador, mm-hmm. ay bata ng politiko. Bata-bata system. Mm-hmm. Under the better democracy, yung unang-unang baligtad, dahil ang kapangyarihan ay nasa mamamayan para gumawa ng batas, bata ng taong bayan ang politiko. Why? Kung ayaw ng mayor na bigyan ng pondo ang isang sektor, isang bayan o isang barangay, pwedeng magpasa yung mamamayan ng batas na inuutusan ang mayor na bigyan ng pondo yung batas na yon, proyekto na yon. So napaka-powerful ng ng mamamayan. Because that is direct democracy. That is what you see in Europe. Hindi kaya masyadong sumobra demokrasya natin dito sa Pilipinas. Eh ngayon nga lang po, nakita niyo yung mga tao na nagkalat sa lansangan. At, ay, hindi naman ganun. Kasi proseso yung dadaanan mo. Okay. Ito yung I think they have this in Canada, familiar ka siguro, and with the US, yung tinatawag doon na affirmative action. Mm-hmm. Na dito ay ang translation ay yung People's Initiative plebiscite and referendum. Mm-hmm. Pwede nga tanggalin yung local official ng taong bayan sa pamamagitan ng isang referendum. Pwede nila kung talagang hindi tumutupad sa kanyang tungkulin. Mm-hmm. Pero yung sa corruption, sa sistema natin ngayon, halimbawa, sa isang departamento ng gobyerno, may proyekto, palagay na natin, pagbili ng gamot ng DOH, ang budget ay 20 billion halimbawa sa isang taon. Ang magdedesisyon kung anong klaseng gamot
gaano karaming gamot, magkano ang gamot, at paano ipamimigay yung gamot, ay ilang tao lang sa DOH. Sipin mo 20 billion. Na ang gamot ay kapag ka hindi na ma-expire na hindi. Tsaka nila pinamimigay kung kailan 3, 6 months na lang i-expire na kailangan mong i-distribute kung kami-kanino yan. Pero hindi lang yun. Kung ikaw ba may hawak na 20 billion, what is 1% of 20 billion? Ako, 200 million. Hindi ko na po mabilang yan. The temptation for corruption is so great. Ano pupunta sa... Napupunta saan? Oo. Oh, tapos ngayon, anong naririnig natin problema? Mababalitaan natin, binabalita sa TV, sa radyo, sa dyaryo, sa social media. 100 million worth of medicine sa bodega ng DOH nabubulok, nag-expire. Sayang. 100 million worth of books sa bodega ng DepEd, binaha. Tapos mababalitaan natin, sa Bicol, 70% ng mga bata hindi marunong magbasa dahil walang libro. Daan-daan ang namamatay, walang maintenance drug. Yun, napakalaking problema. Kung hatiin natin yung 20 billion, tag-iisang billion kada region. At siguradong madidistribute ng mabuti. Yes. Eh ngayon, kung halimbawa, huwag na nating sabihin, siyam na lang sa 18 region ang honest. O di nakatipid ka ng corruption at least doon sa siyam. Hindi yung doon lang sa isang taong may control sa Maynila. Okay. 1% lang tinanggal niya. Apat po'y binabanggit niyo kanina. Ayan, yung panlima. Yung last. Ah, sige po. Yung last po. Okay. At yung, so meron tayong dito sa bayanihan, meron tayong democratic, federal, meron tayong government that is presidential, parliamentary, meron sustainable development. At yung huli pinaka-importante. Mm-hmm. We have an indissoluble and strong nation. Mm-hmm. Anong ibig sabihin ng indissoluble? Ang ibig kong sabihin, kahit tayo magpe-federalize at magkakaroon tayo ng mga regional governments, hindi kailanman pwedeng umalis o humiwalay ang kahit anong parte ng Pilipinas sa ating bansa. Yung West Philippine Sea, hindi pwedeng mawala sa atin. Lahat ng ating teritoryo ay hindi pwedeng mawala. At binigyan natin ang kapangyarihan, ang ating executive para siguraduhin malakas. Ang isang maganda dito na wala sa 1987, pwedeng magdagdag ng teritoryo at ng mga miyembro ng federasyon. Mm-hmm. So kung gusto ng Singapore na sumali sa atin, pwede. Kung gusto ng Malaysia ang sumama sa atin, pwede. Kung gusto ng Indonesia ang sumama sa atin, pwede. Kung gusto sa dami gusto ng Hawaii, ng Ilocano doon, sumali sa atin, pwede. Pero ito yung bawal mawawasan. Pag pumasok ka, pwedeng magdagdag, bawal magbawas. Hindi pwedeng mabawas ang kahit anong teritoryo. That is a very important aspect. Kasi may mga bansa tulad ng Malaysia, tulad ng Singapore, yan ay mga pumapayag na mabawasan sila ng teritoryo. Kasi sa Malaysia, remember, sa Spain ba? Sa Malaysia, dati ang Singapore part ng Malaysia. Nung pinaalis yung Malaysia ng Singapore, pwedeng mabawasan yung Malaysia. Mm-hmm. Tayo hindi. Hindi ganun yung federalism na ginawa natin. Dito, hindi pwedeng umalis. Pwedeng sumali, bawal umalis. Kaya indissoluble. Mm-hmm. Kaya indissoluble siya. So yan ang aspeto. Hindi tayo pwedeng mabawasan. Dapat madagdagan. Eh di ba narinig mo sa Amerika ngayon, gustong magsisid ng Texas. Mm-hmm. Pwede kasi. Mm-hmm. Pwedeng umalis sa Amerika. Mm-hmm. Sa atin, di pwede. Walang provision sa kanilang constitution na permanent indissoluble. Yeah. Sa atin meron. Okay. So sa limang salita o sa limang ano makikita mo. So you have a democratic, federal, presidential, parliamentary, sustainable economy, and indissoluble. That is the bayanihan constitution. So ito na po yung kabuuan ng federalismo dito sa atin sa Pilipinas. Marami pa sana tayong pwedeng mapag-usapan pero medyo hindi ko kasi alam na ganito yung atin pong magiging discussion at medyo biglaan din yung usapan namin ni Sister Malu. Pwede naman po kayong bumalik. Halimbawa, sa isang ikot ninyo, nadaan po kayo dito sa atin sa Nueva Ecija. Wala pong problema na bumalik kayo para mabigyan natin ng update ang ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay natin. Ano na ba ang nangyayari at nasaan na po ba tayong punto? And hopefully, dun sa ASAP ninyo na gustong mangyari para sa federalismo sa ating bansa, magkaroon ng bagong sistema at magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Yun kasi lagi sa puso ng mga mamamayan, malaking impact yung word na pag-asa. Kasi ito yung nagbibigay sa kanila ng sigla para
sik ng bago. Kahit naman sa politiko, laging sinasabi, para sa pagbabago at para sa pag-asa ng bayan. Laging yun ang sinasabi ng mga politiko. This time, hindi po politiko ang nagsasabi sa inyo para magkaroon tayo ng bagong sistema at bagong pag-asa. Ito po yung grupo na naririto ngayon na kung saan ay nagbibigay sa atin ng assurance na kapag tayo po niyakap natin ang federalismo sa ating bansa, ito pong mga binabanggit nila sa atin ang maaaring mangyari sa ating pong bansa. So, pwede na po ba akong kapederalismo? Kapederal. Parang noong unang panahon. Meron ka bang kampik dyan? Kailangan ko po si Amang Victor. Kaya lang blood compact ngayon. Si Amang Victor, gusto ko yon. Gusto ko yung ating blood compact ay iguguhit niya yan. Sa pamamagitan ng kanyang buhok at ng ating mga dugo. Di po ba? So wala na po tayong oras. Kaya ayoko man kayong patayuin. Pero pagpapaalamin ko po kayo ngayong hapon sa ating palatuntunan. Nain po muna natin ang spokesperson ng Concon Bayanihan Federalism, si Mr. Ding Generoso. Well, unang-una, ka-Federal Net. Maraming salamat. Matutuwa si Emin yan. Sa bagamat maikli, ay napakakabuluhan at napakagandang pag-uusap natin dito. At napakasaya po, di ba? Masaya. Sana maulit. Ano? Opo, maulit. Tatawag kami pagka babalik kami dito. Opo, walang problema sa atin yan. At siyempre po, sa lahat ng nanood, ang amin pong bilin, isang araw na punong-puno ng pagbabago at bagong pag-asa sa ating lahat. Okay, kay Mr. Wendell Tamayo. Ay, maraming salamat ka Federal na Net. Ka Federal na, no? Talaga dahil yung gusto po natin lahat tayo maging ka Federal dahil sabi nga doon sa konstitusyon, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Sa Tagalog po, kami ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa Diyos. Sabi po doon sa konstitusyon, dalawa ang kailangan para magkaroon ng konstitusyon. Una ay ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino at ang pangalawa ay ang pagtulong ng Diyos. Yun lang po ang nakasulat sa konstitusyon. So, ibig sabihin po, kung tayong mga Pilipino dudulog sa ating Panginoon na tayo bigyan ng kapangyarihang magawa ito, magagawa po natin to. So, dun po sa puntong iyan, inayahan din namin sila. Kung gusto nyo po na marinig din kami, meron po kaming yung parang online broadcast sa bagong sistema, bagong pag-asa page, at tawag po doon Usapang Federal. So, at pangalawa, kung tingnan nyo po, monitor ninyo, baka pupunta kami sa bayan ninyo, okay, sa lalawigan ninyo. Mm-hmm. Bukas nasa Tarlac po kami. Tarlac City. Oo, at doon naman kami mag-broadcast. Hopefully, meron din katulad po ninyo, pinagdadasal namin na magbubukas ng kanilang pinto sa amin, ng kanilang istasyon, para mapag-usapan to. At meron po tayong mga kaibigan doon na may mga station sa DCTC. So, siguro yung kung available yung slot ng program, ng ano po, pwede po. Ay, maraming salamat po. At yan po ay napakalaking ambag para makarating sa ating mga mamamayan ang panawagan ng bagong konstitusyon na ito. Dahil ang kailangan nito ay mga muka. Hindi nito kailangan ng kulay. Ang kailangan niya ay bagong muka at ang muka na yan ay ang muka ng sambayan ng Pilipinong nananalangin sa Panginoon. Maraming salamat. Thank you very much kay Ding, kay Wendell, kay Cora, kay Jimmy at kay Marilu sa kanilang pagtungo sa atin dito sa Himpilan. Tulad po ng binabanggit ko, kung gusto natin ang pagbabago, narito na ang pag-asa para sa inyo. Salamat po at babalik tayo sa panghuling bahagi na ng ating palatuntunan pagkalipas lamang po nito. Thank you.